Haleluya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta ho? Kumusta na po ang lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah. Hi din po sa mga taga Brampton at Toronto at yung mga taga Spain at sa mga taga Pilipinas na sumusubaybay po sa mga videos po natin sa JRFIM UAE Production. At ito po yung live worship service po natin every Friday. And we welcome all the first timers. Kung meron pong mga ngayon lamang po manunood ng ating videos, ng ating mga preachings online, welcome po kayo. And I hope na ito pong mensaheng ito ay datnan kayong healthy, datnan po kayong maayos, at datnan po kayong blessed na blessed. Amen. So, ngayong hapong ito, I want to encourage you once again, kasi nga, kailangan po natin ng mga ganitong mensahe sa panahong ito ng pandemic, COVID-19, crisis, lockdown, at quarantine. So, kailangan po na ang ating pananampalataya ay lalong lumakas. Amen. Tandaan po ninyo, ang faith po natin, ito po yung source, ito po yung way para yung pagpapala ng Diyos maranasan po natin. Tandaan ninyo, no, na ang kaharian ng Diyos ay wala pong lockdown, wala pong crisis sa Kingdom of God, dito lamang sa mundong ito. Amen? Kapag ikay mananampalataya ni Kristo, ang buhay mo'y paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, at paayos ng paayos, pa-bless ng pa-bless. Amen. Kaya mag-pray muna tayo before I start the message of the Lord for everyone this afternoon. Heavenly Father, we thank you, God, for giving us the opportunity once again to share your word, O Lord. And I pray for an anointed preaching of your word as you use me for your glory. Lord, mangusap po kayo sa akin, Panginoon, at lahat po ng aking sasabihin, Lord, mai-instore po ito sa aming mga puso. At kung ito po ay hindi nagmumula sa inyo, i-scatter po ninyo ito sa wind. At huwag niyong hahayaan, Panginoon, na ito'y makapasok sa aming mga kaisipan. Lord, ako po ay instrumento mo lamang, gamitin mo ako sa iyong kaluwalhatian. And I submit to you, Lord God, and Lord, allow you to move, Holy Spirit, in our midst. Abutin niyo po ang bawat isang nakikinig ng mensaheng ito ngayong hapon, at sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, mag-aaral po tayo ng salita niya, at ang isishare ko po sa inyo, ito pong mga mensaheng isinishare ko po ay may mga catchy titles. No, para po pakinggan ninyo, ano, para hindi nyo po patayin yung inyong YouTube o yung inyong live, no? Ang title po ng mensahe ay Ka-faith ka lang or Ka-faith lang. Amen. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Ito po yung faith na kailangan po natin upang lalo pa tayong kumapit, kumabit, dumikit at hindi bibitaw sa ating Panginoon. Amen. Yan po ang nais niya na maranasan po natin, no, ngayong panahong ito. Hallelujah. So, ang text ko po ay ating pong kukunin sa Matthew chapter 14 verse 22 to 32. Ito pong text na ito ay madalas ko pong gamitin. No, napakaraming beses ko na po itong na-preach. And while I'm talking to the Lord kung ano po yung I'm asking God kung ano po yung share ko sa inyo, at ito po yung binigay ng Panginoon sa akin. Amen? Kasi maraming tao ngayon yung kanilang faith na shaken. Don't worry. Unshakable faith comes from a faith that is shaken. Ulitin ko, unshakable faith is a faith that can be shaken. I mean, a faith that comes from having your faith shaken. Yan po yung mga unshakable faith. Kinakailangan, no, na ang ating pananampalataya ay yugyugin ng Panginoong Jesus.
para lalo pa tayong kumapit sa Kanya. Amen? Amen? Kaya nga, no, sa panahon nito, sa panahon ng krisis, no, maraming mga tao ngayon kung kani-kanino kumakapit. Sabi nga nila, kapag ang tao nagipit, sa bumbay kumakapit. Amen? No, sa patalim kumakapit. Yung iba sa droga kumakapit. Yung iba naman ay no, sa alak kumakapit. At mas matindi ngayon yung TikTok, sa TikTok kumakapit. O kaya naman sa Netflix kumakapit. Sa mga panahong ito na tayo po'y nagigipit, no, TikTok na lang, Netflix na lang, Facebook na lang, no, ang kapitan. Hindi masama ang entertainment, kailangan natin 'yan, no, lalo na po kapag tayo ay nasa bahay lang, walang ginagawa, syempre, no, manunood tayo, magti-TikTok tayo. Amen. Pero yung kapitan mo ito, ibig sabihin, yung buhay mo, buong buhay mo dito na aasa para sumaya, yung buong buhay mo dito na aasa para ikaw ay ma-sustain o maging kumpleto ang araw mo. Kapatid, no, hindi tama na ginugugol natin ng mahabang oras eh, yung ating mga vacant time o yung ating time sa lockdown o sa quarantine na tayo po ay kung ano-ano mga earthly things natin, no, ibinibigay yung ating panahon. Ibigay natin ang ating panahon, of course, upang tayo po ay lalo pang tumatag sa ating mga pananampalataya. Amen? Amen? So sabi po ng Bible sa Proverbs, before we tackle that passage, sabi po niya sa Proverbs chapter 18 verse 10, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and it's safe." Ang sabi po ng Bible, no, ang pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Diyan po tayo dapat kumapit. No, sa Diyos tayo kumapit, hindi sa kung ano-ano mang mga bagay-bagay sa mundong ito. No, ang kapitan natin ay ang Panginoong Hesus. Kasi siyang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin sa mundong ito. Amen. Kaya nga yung faith natin dapat ay manatili na malakas at manatiling nakakapit sa Panginoon, no, sa pangalan ng Panginoon. At ito rin ang sabi ng Psalms 46 verse 1 to 3, "God is our refuge and strength." Siya yung ating kalakasan, siya yung ating takbuhan, "a very present help in times of trouble." Siya yung sa panahon ng trouble, kagipitan, sa panahon ng mga problema, sa panahon ng krisis, no, siya po ang ating takbuhan, siya po ang ating kapitan. "Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof." So, mga bagay-bagay sa mundong ito na shaken, amen? No? Lahat ng mga, ang dagat, ang bundok, no? Ang earth be removed, sabi ng Bible, ang waters roar, amen? No? Lahat ng elements na ito na shaken, no? Kaya nga dapat sa Diyos tayo tumakbo. Kasi sa Diyos, sabi nga ni Bishop Arnold, ang Panginoon, ang trono ng Diyos ay hindi nashishaken. So pag lumapit ka sa Diyos, kapatid, siguradong sigurado ka na hindi ka pwedeng, no, mas shaken. Amen. Amen. At yung faith natin ay manatiling malakas. Are you still with me? So now, let us study ito pong kwento ng ating Panginoong Hesus together with His disciples. So I will share to you verse by verse para lalo po nating maunawaan itong ating pag-aaralan. Okay? So, start po tayo sa verse 22. "Immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go before Him to the other side, while He sent the multitudes
away. Amen? Ang istorya dito, no, si Jesus Christ, inutusan po niya yung kanyang mga disipulo na mauna na at sumakay na ng bangka. Katatapos lamang po ni Jesus gumawa ng himala rito, nagpakain po siya ng 5,000. At ang mga tao ay gustong gusto na nagawing hari si Jesus. Dinadrag, pinipilit na nila si Jesus at ang mga disipulo, syempre, ay kasama po ng ating Panginoong Jesus. So sila rin po ay maaaring na-entangle dito po sa crowd na to. Kaya minabuti ng Panginoon sa isang ibang saalin nga persuade them, no, he compelled them to go ahead of him in the boat and go to the other side. Okay? So kung mababasa po ninyo sa Matthew chapter 8, ito Matthew chapter 14, ano? Sa Matthew chapter 8, verses 23 to 27, si Jesus Christ ay sumakay po sa bangka kasama po yung mga disipulo, the same lake. Amen? At nagkaroon po dito ng bagyo na malakas at humangin at malakas na alon at kulang na lang wasakin yung kanilang bangka. Amen? Pero kasama nila si Lord. This time, hindi na nila kasama si Jesus dahil nauna sila. Ngayon, ang mga disipulo nag-iisip, ano na naman ba ito? Huh? Masusubok na naman ang ating pananampalataya na ito. Amen? Maaring mas matindi ito kasi wala si Jesus sa ating tabi. Alam nyo ba na ang ating pananampalataya ay sinusubok ng Panginoon? Walang katapusan ang pagsubok habang tayo narito sa mundo. Tatandaan po natin yan. Kasi sabi nga ni Jesus, in this world, you will have a lot of troubles. But take heart, I have overcome the world. Kaya nga, sa mundong ito, yuyugyugin ang mundong ito. No? Lahat ng bagay sa mundong ito ay masishaken. Pero sabi ni Jesus, no? Believe in me because I have overcome the world. Trust in me. Just hold on to me. Kumapit ka lang sa akin. Kumapit lang kayo sa akin sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo, ang sanlibutan. Amen? So, ang testing ay dumarating sa ating buhay kasi sinusubok ang ating pananampalataya. Nang sa ganun kapag ito'y nasubok, ay lalabas ito na higit pa kaysa ginto na matatanggal ho lahat ng mga hindi dapat sa pananampalataya po natin at maglalabas po yung genuineness of our faith. At hindi lang yon, ang isang faith na natitest, sabi niya, a faith that can be tested is a faith that can be trusted. Kapag humarap sa pagsubok ang isang Kristiyano, kapag humarap sa isang pagsubok, sa mga pagsubok, hindi lang iisa, kundi series of trials and tribulations, doon tumatatag ang isang Kristiyano. Doon lumalalim, doon umuugat. Kaya inahayaan ng Diyos ang ganitong mga pandemic, inahayaan ng Diyos na maganap ito sa ating panahon, nang makita po natin, no, kung ano pa ang dapat, no, ilalim pa natin kung ano pang dapat ayusin pa sa ating mga buhay at yung faith po natin, no, makita po, ma-assess po natin kung hanggang saan. Are you still with me? No, I do believe na most of you ay na-shaken yung faith ninyo. No, maaring natinag kayo, no, sa panahong ito. At marami pong mga bulong-bulong na pwede pa daw nila itong i-extend, no? Dahil dumadami pa ang mga cases. So, papaano na lang ang trabaho ko? Papaano na lang ang sasahuding ko? 50% na nga, tapos baka bawasan pa. Papaano na lang ang buhay namin? No? Papaano na lang ako? Nababaliw na ako sa bahay. Nababaliw na ako sa flat ko. So, ang dami na nating iniisip. Amen? Ano naman ninyo? So, tandaan mo, no, na ang pananampalataya po natin sa mga panahong ito ay sinusubok.
para lalo pa tayong tumatangke. Para lalo pa tayong lumalim. Para lalo pa tayong humawag. Sabi ko nga sa inyo kanina, niyuyugyug ang ating pananampalataya, sinishaken ang ating faith para matuto po tayong kumapit sa Diyos. Kaya nga ang aking encouragement sa inyo, ka-faith lang. Amen? Kumapit ka lang sa Diyos. Huwag kang bibitaw. No? Kaya yung mga nagpaplano, nag-iisip na magpakamatay, ipospon nyo muna. No? Yung mga gustong bumigay na sa kanilang faith at maging atheist na siya, maghunos dili ka. Amen. No? Ang Diyos pa rin ay mabuti, tutulungan niya tayo. No, matatapos din po ito. Amen. Uulitin ko, matatapos din po ito. Kaya nga dapat tayo pong lahat, ang ating faith ay faith na marunong kumafaith sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Okay? So verse 23, tuloy natin. And when he had sent the multitudes away, he went up onto the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Okay, tanong. Ba't di siya sumama sa mga disipulo niya? Noong una sa Matthew chapter 8, sumama siya eh. Pero dito, iniwan niya ho yung mga disciple niya. At hindi lang yun, nag-stay pa siya until evening. So ang sabi ng Bible, nag-pray siya. He prayed, no, in the until evening, alone in the mountain. No, kasi po ang disenyo po, ang geographical location po ng Sea of Galilee ay pinalibutan po 'yan ng mga mountains at ng mga hills. Kaya po according to, no, people na na-experience nila doon na pumunta, kaya po nagbabago-bago ho yung climate, no, walang Ernie Baron, walang newscaster of weather forecaster na makakapag forecast ng weather doon, kasi mayat-maya ho may bagyo, mayat-maya mayroong malakas na alon, mayat-maya may malakas na hangin, no, kasi nga na surrounded po siya ng what's this? Ng hills. Okay. Tingnan niyo po yung information about the Sea of Galilee, no? Such storms result from differences in temperatures between the seacoast and the mountains beyond. The Sea of Galilee lies 680 feet below sea level. It is bounded by hills, especially on the east side, where they reach 2,000 feet high, and these heights are a source of cool, dry air. So, because of these temperatures, varying temperatures, or contrasting temperatures, the climate is changing. No? Nagpapalit agad-agad. Kaya nga kinakatakutan ng mga disipulo ito eh. Na kapag sila ho ay napunta rito, they will expect tempest, they will expect winds, they will expect storms to come. Amen? So, this is the Sea of Galilee. Okay? So, ngayon, ang sabi po ng verse 23, si Jesus Christ, hindi po siya sumama. No? Bakit kaya? Kasi siya nag-pray. Now, the reason why he prayed, number one, because maybe he needs guidance from the Father. Kasi yan po galing ni Jesus Christ, mag-pray siya. No, every day po siya nananalangin, gigising ng umaga, bago matulog ng gabi, nagpe-pray. No, para ho, samahan siya ng Diyos, Ama, sa lahat ng kanyang gagawin. Kaya nga, very productive siya. For 3.5 years, he turned the world upside down because of, you know, yung direction, guidance ng Diyos Ama ay nasa kanya at yung kapangyarihan ng Banal Espiritu. Tandaan mo to, kapag ikay nagpipray, no, ang Spirit of God ay pupuspusin kanya, at hindi lang 'yon, no? Kaya siya nagpray, maaari kasi may kakaharapin siya na what's this? Na bagyo. Kaya na-discern niya sa kanyang puso na kailangan niyang strength ng Panginoon. Kailangan niya yung supernatural power ng Holy Spirit sa kanyang buhay. He needs a supernatural move
of his life. And number three, the reason why he prayed for the disciples. Na itong mga disipulo na ito ay na ma-withstand nila ang anumang pagsubok na kanilang kakaharapin. Amen? So, ganyan po ang Diyos natin. Sa langit ngayon, pinagpipray po niya tayong lahat. Pinapanalangin po niya ang bawat Kristiyano, ang mga taga UAE, ang mga taga Canada, mga taga Spain, mga taga Brampton, mga taga Pilipinas, na lahat ng sa buong mundo na mananampalataya ay pinapanalangin. Nag-i-intercede po ang ating Panginoong Jesus na makayanan po natin itong pandemic na to, itong dumadaan na to na dilubyo, itong dumadaan na ito na crisis. We don't know. Only the Lord knows when this will end. But kaya nga sabi ko sa inyo, wala tayong magagawa ngayon kundi kumapit lang sa Diyos. Amen? Kapatid, huwag kang bibitaw sa Panginoon. No? Siya lang ang pwede mong kapitan. Dahil siya lamang ang matibay at siya lamang ang muog, siya lamang ang tanggulan, siya lamang pwede nating puntahan na hindi matitinag. Amen. Kaya nga, no, itong mga disipulong ito, no, ano sila eh, kumbaga, they're about to face this kind of turmoil, this kind of testing, and they need, no, somebody who will back them up in prayer. Hallelujah. Kaya ako, mga kapatid, ipag-pray nyo ako parate rito, lalo na po, nag-uumpisa tayo ng gawain dito. And praise God for the UAE. He is supporting me in every way, no? Upang ako po ay, ang ministry natin dito ay mag-flourish. And I hope na after this COVID-19, no, magtuloy-tuloy po tayo rito at makapag start na po tayo sa church natin, no, kasi naudlot po, no, yung mga plans ko, yung mga goals natin, mga goal settings po natin na hindi nakamtan, hindi nangyari. Dapat supposed to be nung April magkakaroon po tayo ng mga encounters dito at magre-raise tayo ng maraming leaders, but due to COVID-19, no, naudlot ng konti. Pero sabi ko nga sa inyo, no, isang abante, isang one step backward, two step forward po tayo sa panahong ito. Amen. No, dapat ito po yung ating stand na sa panahon ng pagsubok, although tayo napipigilan, one step backward, pero dapat two step forward ka. Mag-isip ka, mag-pray ka na kung ano ang iyong gagawin na susunod, no? After this pandemic. Amen? Kaya ako, marami akong plano. Naghahanap po ako dito ng isang venue, ng church na kakayanin ng higit sa 100. No? Kasi dito, praise God, alam ko, bibigyan tayo ni Lord ng favor. Amen? Na makapag-gather ng marami. At praise God, napakaraming Indiano rito. Parang walang pinagkaiba dyan sa Dubai. No? Paglabas mo, akala mo Canada yung pala. Dubai din, ano? Ang kaibahan lang, walang mosque. Amen? Pero lahat nakaturban, ano? Praise God. At ang mga tindahan dito, minsan nga, parang nagkaroon ako ng nostalgia. Pumasok ako sa isang tindahan. No, eh, wala naman akong ibang tindahang nakita, kundi yun lamang. At pagpasok ko, parang ano? Parang Almadina? No, o kaya yung ano bang tawag doon? Bakala sa Abu Dhabi. Yung bakala, sabi ko parang may amoy Indiano, sabi ko yung pala Indian store. Praise God. Hallelujah. Kaya suportahan niyo lang po ako sa panalangin. Amen. At lalago tayo rito. Amen. Kung ano pa yung ginawa ng Diyos sa atin diyan, gagawin din po ng Diyos dito sa Brampton, sa area natin. Amen. Okay? So, dito, sabi po ng verse 24, "But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary." Okay? So, yung boat daw po ay nasa gitna na,
in the middle of the sea, tossed by the waves. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. No? Here comes the situation na sinishaken po ng waves, ng wind, no? Ang mga disipulo at ang kanilang bangka, fishing boat, and tossed by the waves. So sila po ay talagang, no? Wala sila, siguro, ang pinakamahirap sa lahat, kapag kayo nasakay, yung eroplano at dagat. At ship. Pag sumakay ka ng eroplano at nagkaroon ng turbulence, parang iniisip ko na wala akong makakapitan, kundi ang Diyos na lang. Kasi yung eroplanong kakapitan mo, gumagalaw eh. Ganun din sa barko. Nasubukan kong magbarko, no? Nandun ako sa gitna ng dagat at pag umalon, no? Wala kang makapitan, kundi ang Diyos na lang, Lord. Ikaw lang po magkakapitan ko. Amen. So itong mga disipulong ito, maaring sila po ay nagsasagwan, tapos ang matindi, taliwas yung hangin sa kanilang pagsasagwan, at imbis na sila po ay nagpo-progress, sila po ay lumalayo hanggang sa dumating pong madaling araw, nandoon po sila sa gitna, no? Ng sea, at walang patutunguhan. Nafe-feel mo ba yan sa buhay mo na parang minsan dahil sa problema, dahil sa pagsubok, hindi ka makapag-progress? Alam nyo, ganito yan eh. Kaya dumadan ho tayo sa pagsubok at problema. Kasi para ho tayong, alam nyo ba yung mga piloto? Bago ho maging pilot o bago po maging ano po yan, talagang ganap na piloto, at makapagpapalipad na po sila ng commercial flight, dadaan po sila sa training. Ang tawag po sa training na to ay flight simulator. Kung saan, dito po sa flight simulator ay nakalagay po sila sa isang computerized na parang eroplano. Yung cockpit niya the same as typical airplane, at yung mga controls nandoon. No? Ngayon, doon po sa flight simulator, no? Ito po ay parang video game ano. At lahat po ng dangerous situation, lahat po ng adverse circumstances, no, mula sa pag take off at pag landing, maging sa pagmamaneho, no, sa himpapawid ng piloto, lalagyan po sila ng iba't ibang klase ng pagsubok. No? Talagang minsan nagka-crash po yung kanilang eroplano, pero syempre dahil ito'y virtual reality lamang, hindi totoo. So, hindi nila alam through those situation ng pagbagsak nila, yung pag-crash ng sinasakyan nilang virtual na eroplano, ay sila po ay tumatatag, sila po ay gumagaling, humuhusay na piloto. Amen? Kaya yung mga pagsubok, mga problemang dinadaanan po natin, part po yan para tayo po ay lumakas, tumatag. Amen? So, ganyan din po mga disipulo. Dinaan po ni Jesus, hinahayaan po ni Jesus Christ na dumaan sa mga iba't ibang klase ng adverse circumstances ang mga disipulo, nang sa ganon, sila po ay tumatag at sila'y maging handa sa misyon. Okay? So, dito, tinos yung kanilang ship, yung kanilang bangka, the wind was contrary, hinihipan silang malakas na hangin. Amen? And wala silang magawa. Wala ko silang magawa. Siguro, maaaring takot, sobrang takot na po itong mga disipulong ito. Amen? Okay? Itong nangyayari ho, kapag tayo po ay dumadan sa pagsubok. Either tayo po ay yung ating faith, no, ay ma-shaken and eventually po mawala, no? Yung ating pananampalataya bumigay, o sa panahon ng pagsubok ang ating pananampalataya ay tumatag. Yan lang po ang dalawang nangyayari. Okay, verse 25 ng Matthew chapter 14. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Listen. The fourth watch in the night is the darkest hour during the night. Kasi ito po ay in between 3 a.m. to 5:30
a.m. Ito po yung pabukang liwayway. Ito po yung pinakamadilim eh. Yung palapit na yung bukang liwayway. Tandaan mo to. Good news. Malapit na ang iyong bukang liwayway. Ibig sabihin, no, parating na ang breakthrough mo, parating na ang blessing mo, parating na ang pagpapala na inihanda ng Diyos sa iyo. When you come out strong, when you come out still holding on to the promises of the Lord, kapatid, ang liway, bukang liwayway mo ay parating na. Magliliwanag na ang iyong buhay. Magliliwanag na ang Dubai. Amen? Magliliwanag na ang Canada. Magliliwanag na ang Pilipinas. Ibig sabihin, babalik na sa normal ang lahat. Malapit na. Are you still with me? Pero, kafit lang. Kasi habang narito pa rin tayo, no, kinakailangan ituon pa rin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. At during the, sabi ng Bible, during the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. The thing that these disciples are so much afraid of, ito po yung dagat na gumagalaw, yung waves na umaalon, at yung mga pagbaha o pagpasok ng tubig sa kanilang bangka, yan po yung kinakatakutan nila, ay inaapakan lamang ni Jesus. Amen. Tandaan mo to, He is above your situation. Whatever your circumstances right now, He is above that situation. May sakit ka, limbawa na COVID ka, He is above your situation. Yung kinakatakot mo, maaaring unemployed ka na, nawalan ka ng trabaho, or 50% na lang ang iyong sinasahod, He is above your situation. He knows what to do. Amen? He is not, hindi po siya nagpapanik, kundi nilalakaran lamang po niya sa ibabaw ang iyong mga bagay-bagay na kinakatakutan. Kaya nga, kumapit lang tayo sa Panginoon. Are you still with me? Okay, verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, ito na, itong mahirap. They were troubled saying, it is a ghost. They cried out for fear. Biruin mo. No, because of the testing, because of the difficult situation in the lives of these disciples, their faith was changed into fear. Panik sila, natakot sila, napalitan ng takot at pangamba yung kanilang pananampalataya. No? Alam niyo, sa panahong ito, ang daming nagiging paranoid. Eh kasi nga, ibig sabihin, no? Konting kibot, kinakabahan. Halimbawa, no, yung parang ako, pagising mo ng umaga, ginaganong mo yung lips mo, may panlasa pa ba ako? Masim-asim, apres ka. Tapos, ramoy mo yung, hininga mo, parang hindi ko makahinga. Paranoid! Yung iba naman, konting ubo lang, pahinga ng mainit na lemon juice, lemon nga, honey please. No? Konting ubo, konting, na sininat ako, nako, COVID-19 na ba to? Nagiging paranoid tayo. Alam niyo kung bakit? Yan po yung nagiging result na ang faith po natin unti-unti nadidiminish. Nawawala. Tanong, saan ba ang faith mo? Amen? Nasaan na ang faith ng mga disciples na to? No? Nasaan ang faith mo? Nasa faith na ba? Nasa faith na ba ang faith nila? Nawala na yung faith nila. At ang tanging nakikita na nila ay instead ng salvation, kaligtasan, instead na si Jesus Christ, ang nakita na nila ay multo. Totoo naman eh. Noong araw, kahit ngayon, hanggang ngayon, kahit noon, may multo na. No? Siguro nakita nila lumulutang, siguro isipan nila, white lady. Kapag nakakita ka ng puti, anong tawag? White lady. Kapag nakakita ka ng itim na babae, na multo, anong tawag? Black lady.
Kapag nakakita ka ng naka-green na babae, anong tawag? Girl Scout. Amen. Tanda mo to, no? Kapag tayo po'y humarap sa pagsubok, problema, anong nangyayari sa faith natin? Lumulubog. Anong nangyayari sa ating pananampalataya? Napaparanoid na tayo. Mali ho yung sinasabi nila eh. No? Kaya ka daw magmamask kahit wala kang symptoms. Isipin mo na asymptomatic ka. Isipin mo baka carrier ka rin ng COVID-19. Kaya ingatan mo yung mga loved ones mo. Avoid social, ano, dapat magso-social distancing ka. No? Ito, dito sa, alam nyo, ito, disiplina, disiplinado ang mga tao rito. Pero masyado, parang feeling ko lang nadidiscriminate ka kapag ka, alam mo yon. Minsan pumilaw ako, nakalimutan ko. Nakamas naman na ako, pero yung, alam mo yung isang matanda, hindi naman masyadong matanda, mga edad 50, 45, mas matanda sa akin. No? Sabi niya sa akin, shoo, go there. Para akong may sakit. Sabi ko, wala akong sakit. Amen? Eh kasi nga tinuruan ng government of Canada, no? Ewan ko diyan. No, pero dito, no, isipin ninyo, sabi nila, na parang carrier ka rin ng sakit. Alam niyo maling-mali 'yan eh, yung prinsipyong 'yan, kasi it affects your faith. No? Iisipin mo may sakit ka. Amen. No, gusto mong halikan ang misis mo, ayaw, wag na lang halikan yung misis ko. Bakit? Kasi baka may sakit ako. Baka may sore throat ako, baka COVID-19 ito. Nasaan ang faith mo? Ha? Nasaan ang pananampalataya mo? Nalulunod na ba? Lumulubog na ba? Amen? Na instead na ang tingin ng mga disipulo kay Jesus Christ ay Jesus, ang tingin na nila ay ghost. Natakot na nga sila, dinagdagan pa nila yung kanilang takot ng another na takot. Kaya kapatid, ingat-ingat din kayo. Huwag kayong magpapa-feed ng takot. Kasi takot ka na nga, nagpapa-feed ka pa ng takot. So ano ka na? Ha? Ano ka na? Sobra na ang takot mo, amen? Takot to the second power. Amen? Eh huwag ganun. Kasi kapag ang takot, naghari na sa buhay mo, ang faith nawawala. Ang faith nawawala. Are you still with me? So these people, these disciples, they forgot kung ano yung mga ginawa ni Jesus. Nalimutan nila that Jesus Christ can control the seas, that Jesus Christ, in Matthew 8, that Jesus Christ can control the natural, the nature. Nalimutan na nila eh. Alam niyo yung himala ng pagpapakain ng 500, controlling the nature yun eh. Suppressing or ito yung maaring pinabilis niya yung process ng food, no? Pinabilis niya yung pagka-catch ng fish. No? According kay C.S. Lewis, yung miracle ni Lord, no? Pinabilis niya yung process. Yan po yung himala. Kaya tanda mo to, kung gusto mo ng himala, no? Ang gagawin ni Lord, pabibilisin niya yung mga nangyayari. No? At magpo-provide sa sayo at magugulat ka. Sabi, ang bilis naman. Amen? Amen? Yan ang himala. Pinabilis ni Jesus Christ lahat. Kasi kaya niyong kontrolin, kaya niyang ibagal, kaya niyang bilisan ang nature. Why? Because He has the power to control the nature. Amen? Now, these disciples, instead of faith, naging paranoid sila. Ang tingin na nila kay, para na silang nakadroga. Para na silang shabu user o addict na parang suspicioso na instead na salvation, kaligtasan, ang tingin na nila multo. Amen. Are you still with me? So the fear melt their faith. Tinunaw ng kanilang takot yung kanilang pananampalataya. Kaya kapag nag-uumpisa yung fear, nagkakaroon ka ng mga symptoms of fear, i-rebuke mo na yan. No? Kasi hindi ho yung COVID-19 ang deadly, yung fear.
yung fear po ang deadly. Yan po ang may mga symptoms na matitindi na kailangan pong ma-discern, no? At kailangan mong i-rebuke na yan. I-cast out mo yan sa buhay mo, no? Huwag kang, I mean, mag-iingat ka sa COVID-19, pero mag-iingat ka lalo sa takot, lalo na sa panahon ito, kasi it destroys your faith. Pag nawala ang faith mo, baka hindi ka na kumapit sa Diyos. Kasi ang pangkapit lang po natin ay pananampalataya natin. So ito na, dumating si Jesus Christ, lumakad siya sa tubig, at ang mga disipulo, no, ay instead na magtiwala na kay Jesus, kumapit na sa kanya, no, nakakapit pa rin sa isa't isa dahil natatakot, dahil ang tingin nila kay Jesus multo. Amen? And Jesus Christ in verse 27, the most remarkable verse, the most remarkable statement of our Lord Jesus. Baunin mo ito, i-memorize mo ito sa gitna ng pandemic, sa gitna pag ikay nag-work, pag napaparanoid ka, pag feeling mo parang sa ere nung hinihingaan mo may COVID-19, pag nag-metro ka parang may COVID-19, no? Parang feeling mo mayroon ka na rin dahil inuubo ka, parang nagso-sore throat ka na, tapos nag-chill ka pa. Alam mo, ito ang iyong i-memorize. Ano yung sabi ni Jesus Christ? Immediately, Jesus said. Alam niyo kung bakit immediately? Kasi gusto niya agad-agad mawala ang fear mo. Gusto niya agad-agad mawala yung takot mo. Kaya immediately, Jesus spoke to them saying, "Whoop, saglit, be of good cheer. It is I. Be not afraid." Amen. Do not be afraid. Amen. Be of good cheer. It is I. Ako ito. Ako ito. At nung mabusesan nila si Jesus. Amen? So the word of the Lord Jesus Christ, no, yan po yung pampabalik ng faith natin. Limbawa, no? Parang nadidiminish yung faith mo, parang nawawala, lumulubog, no, ang pananampalataya mo sa panahong ito. Ang pampabalik mo ng faith mo ay itong verse na to. Be of good cheer. Magsaya ka, magalak ka. It is I, do not be afraid. Kasama mo ang Diyos, huwag kang matatakot. Amen? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. He will never leave you nor forsake you. His presence will go with you. Kaya kapag may COVID-19 sa paligid, eh, pero hindi naman yan airborne, no? Kasi nga, parang, dahil nga sa napaparanoid ka, parang feeling mo airborne na. No? Mahahawaan ka lang kapag nagbahing ang kapwa mo at tumama yung droplet sa iyo. Yung kanyang bahing, ano? O kaya naman may nahipuan ka na nandoon yun, nandoon pa rin. Alam mo, paglabas mo ng bahay, mag-pray ka na, "Lord, sa lahat ng hihipuin ko, in the name of Jesus, lahat ng hihipuin ko, Panginoon, matutunaw ang virus. Ganito ako ka-anointed. Ito ang anointing ko na nagmumula sa inyo." Amen? Are you still with me? Kaya itong mga disciple, natakot sila. Sabi ni Jesus Christ, "Be of good cheer, it is I. Be not afraid." Nawalan ka ng trabaho, "Be of good cheer, it is Jesus. Be not afraid." Nabawasan ka ng sahod, "It is Jesus. Be not afraid." Be of good cheer. Amen? May na-COVID sa iyo, sa family mo, "It is Jesus. Be not afraid. Be of good cheer. It is I. Be not afraid." Yan ang i-declare mo. I-print out mo kaya yung verse na yan, verse 27. Tapos yan ang dapat nakikita mo sa walls mo. Amen? "It immediately," Jesus said, "be of good cheer. It is I. Be not afraid." Matthew chapter 14, verse 27. Kaya nga ang sinasabi ni Jesus Christ sa mga disipulo, "Be of good cheer, it is I, be not afraid. Kumafit lang kayo sa akin. Huwag mawawalang faith ninyo. Kafit lang, kafit." And Peter, look at this Peter. No? Ito bang si Peter na to ay, ewan ko kung ano ang klase ng disipulong ito. Pero I admire him. Yeah, I admire him. The only disciples who walk in the water. But my question is, ito sabi niyo, and Peter, verse 28, answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Ang tanong, ito ba ay statement of faith or statement of doubt? Or he wants proof?
Kailangan pa niya ng prueba para lang mapatunayan kung si Jesus nga, kung ikaw nga ba talaga si Jesus. Command me to come to you in the water. Ito talagang si Peter, ano? Amen? Napakano niya, yung, alam mo yun, impulsive disciple. Amen? Ayaw pa rin niyang maniwala na si Jesus yun. Kailangan pa rin niya ng proof. Kung ikaw talaga, Lord, ako rin lulutang sa tubig. Parang ang ano lang yun eh. No? Parang ang, ewan ko kung talagang galing sa puso niya yun. I don't know. We don't know the Holy Story. I'm not there. But I'm just trying to imagine na maaring itong si Peter dahil sa impulsive po siya, kilala siya sa pagiging impulsive eh, na disciple. Maaring lumabas lang sa bibig niya na hindi niya iniisip. Na kapag nasabi niya yon, akala niya, no, hindi siya uutusan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, oh, no, Lord, kung ikaw nga ba talaga yan, oh, di ako naniniwala, ikaw ba yan? Oh, ikaw ba yan talaga? Oh, sige nga. Oh, lalakad din ako sa tubig. Oh, sige nga. Eh, multo ka lang. Hindi ikaw si Jesus. Pag ako lumakad sa tubig, oh, si Jesus ka. Amen? Parang, oh, sige nga. Oh, galawin mo yung tinga niya. Oh, yan, yung ilong. Parang yan yung nung mga bata tayo na naghahamunan, ano? Amen? Para lang tayong nanunukso, para lang tinitempt natin, no, yung isang tao. Ganun din, oh, tinitempt niya si Jesus. Lord, if it's you, command me to come to you in the water. Very impulsive. So what's the answer of Jesus? Come. Amen. Ano kaya ang purpose kung bakit nasabi ni Jesus? Come! Alam naman ni Jesus Christ eh, na hindi niya kayang lumakad sa tubig. Wala siyang kapasidad na manatili sa tubig katulad niya. Pero nung sinabi niyang come, and when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus few steps. Praise God! Nakalakad siya. No? Amen? Pero kaya, tinan mo to ha, kaya ho niya pinalakad si Peter para malaman ni Peter kung ano yung real condition ng kanyang pananampalataya. Ito na. Okay? But when, verse 30, he saw the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me! Amen. Alam niyo, nung pinalakad ni Jesus Christ, siguro nakadalawang step. Totoo nga, lumalakad nga siya sa tubig. No? Yung dalawang step, tatlong step, napatunayan niya si Jesus talaga yun. No? At nung naisip-isip niya, no, na siya'y nandun na pala at naglalakad na, at hindi niya ini-expect na mapunta siya sa ganung situation, bigla siyang nakapag-isip, ay, nandito na nga pala ako sa dagat. At yung hangin, bigla siya nag-focus sa hangin, bigla siya nag-focus sa waves, and then he began to sink. Kawawang Peter. Lumubog. Amen. Amen. Maraming mga parang Pedro sa atin, sa ating mga Kristiyano, na parang minsan, no, Lord, kung talaga bang mahal mo ako, Lord, kung talagang ikaw ang Diyos ng buhay ko, para mong sinusubok ang Lord. Lord, mag-provide ka. Lord, bigyan mo lang ako ng magandang trabaho. Maglilingkod na po ako sa iyo. Lord, pagalingin mo lang ako sa sakit na to, Panginoon. Ang dami-dami nating pangako. Ang dami-dami nating gustong hanaping proof para mapatunayan that Jesus Christ is powerful. He is the Lord of everything. That if we put our trust in Him, no, mag-sure tayo na siya ang bahala sa atin. Hindi na kailangan dapat eh, na si Peter pa ay maglakad sa tubig. Ano yun, pare, pagmalaki? Alam niyo, kaya ito, isinulat kay Matthew eh. Isinulat ni Matthew ito para malaman ang kahihiyan ni Peter. Pero si Peter doon sa kanyang sulat na sinulat ni Mark na kanyang assistant, wala ho ito.
Hindi ho isinulat. Even John na kaibigan po niya, si John the Beloved, isa ho niyang business partner yan sa fishing industry, eh. Si Peter saka si John. No? Hindi rin niya sinulat. Si Matthew lang ang sumulat. Kasi siya yung tax collector. Siya yung tax collector. Kaya gusto niya, no, no, makita yung mga mistakes. No? Pero, syempre, inspired by the Holy Spirit para din makita ho natin na may mga times sa buhay natin talaga at napupunta tayo sa sitwasyon na nakikita natin yung reality kung ano ba talaga ang kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Kaya itong COVID-19, dinala po tayo sa isang lugar kung saan makaka-assess po tayo kung saan po yung faith natin, no? Kung ano po yung spiritual condition natin. Eh kasi nga, kung ikaw ay mainit na Kristiyano, kasama mga Kristiyano, cell group ka ng cell group, nasa church ka every Friday, no, parang grabe, no, lalagpas ka sa langit. Pero ngayon, mag-isa mo na lang. Anong gagawin mo kapag ikaw ay nag-iisa na? Nagpipray ka pa rin ba? Na-encourage ka pa rin ba? Anong gagawin mo kapag di mo nakita ang kapatiran mo? Tuloy-tuloy ka pa rin ba sa ginagawa mo dati? Oh, eh marami sa inyo dito, maaaring nagbago ang kanilang faith because of your situation. Kasi nga, Pastor, yung mga 12 ko dyan, wala naman na si Pastor dito. Hindi niya na ako nababantayan dito, kaya malaya na akong gagawa ng mga, kung ano-ano pang mga gusto kong gawin dati. Eh, kapatid. Eh, hindi naman siguro ganyan yung mga prime ko, ano, at yung mga 144, ano. Hindi naman siguro ganyan, ano. Pero maraming mga Kristiyano, kapag nawalang bantay, no, pag wala si Tom, malikot si Jerry. Tama? Pasaway si Jerry. Hindi ho dapat ganyan. Kasi may Diyos na nakakita sa atin. No, dapat sa panahong ito, lalo pa tayong kumapit sa ating pananampalataya. Alam nyo, nag-sink po siya, eh. Ito na. But when, sabi nyo, verse 31, immediately, Jesus loved this word immediately. Ang bilis niyang kumilos. And immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Ito yung scenario. Okay? Tapos na tayo. Nung si Jesus Christ, nakita niyang lumubog na itong si Pedro. At nag-usal siya ng isang dasal. Kasi kapag ang dasal niya mahaba-haba, bay hindi pa tapos ang dasal niya, lubog na siya. Amen. Kapag nagdasal pa yan ng Hail Mary, di na ho yan, ano, mabubuhay. Bakit? Kapag nagdasal pa yan ng Our Father, di na yan mabubuhay. So, ano yung pinakamabilis na dasal niya? Lord, save me! The shortest prayer that is answered in the Bible. Why? Because immediately, Jesus stretched out his hand and caught him. Ganito yan, eh. Nung in-stretch ni Jesus Christ ang kanyang kamay para iligtas si Pedro, anong gagawin ni Pedro? No? Hahayaan lang niya si Jesus. Ito, Lord, ang kamay ko. Ang kamay ko, hawakan mo. Ganun lang ba? Siyempre, humawak ho si Pedro. No? Halimbawa, ito yung kamay ni Jesus. Humawak din po siya. At hindi lang yun. Nung humawak siya, yung isa pa niyang kamay, inawak niya. Lord, save me. Lord, malulunod po ako. Ibig sabihin ganito, yes, there's no doubt the hand of God is stronger than your hands. But God wants you to cooperate. He wants you to hold on to God as well. Hinawakan ka niya, umingi ka ng kaligtasan. Lord, save me from this drowning, Lord. Save me from sinking. Lord, save me from this problem. Lord, save me from this COVID-19. Lord, heal me. Lord, save me from being unemployed. Lord, save me from all this virus. Amen? And immediately, the hand of God hahawakan ka niya. Pero kapatid, wag lang si Jesus Christ ang humawak sa iyo. Humawak ka rin sa Kanya. Kumapit ka rin sa Kanya. Kasi pagkapit mo, lalong titindi ang kapit ng Panginoon sa iyo. Ano sabi ng Bible? Draw near to God and He will draw near to you.
pag lumapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Pag kumapit ka sa Diyos, kakapit siya sa iyo ng mas mahigpit. At saka kanya, ililigtas. Kaya encouragement ko sa iyo, mga kapatid. Ikaw na nanonood ngayon, ano man ang problema ang dinadaanan mo, kumapit ka lang sa Diyos. Alam mo, ang kamay ng Diyos nakakapit na sa iyo eh. Ililigtas ka na niya eh. Ang inihintay niya na lang, yung hawak mo sa kanya, Lord. Hawakan mo ako, mahigpit. Lord, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Sa panahong ito, lalo tayong kumabit, kumapit, mag-hold on sa promises ng Panginoon, katulad ni Pedro. At alam niyo nangyari? After na si Pedro ay kumapit, ito na. Amen? And when they got into the boat, the wind ceased. The moment na nakuha na siya ni Jesus Christ at nakakapit na siya kay Jesus. Imagine niyo, no? Si Jesus Christ, inakit niya ho. Maaring binuhat niya o maaring nilagay niya sa kanyang balikat si Pedro. Sumakay ka, sakay ka lang. No, kasi hindi na siya, lumulubog na siya sa tubig eh. At first few steps, nakalutang siya. Pero noong nag-sink na siya, natakot na siya, ayaw niya nang ilakad yung kanyang paa. So, maaring nakaano na siya sa shoulder ni Jesus Christ. Amen? At si Jesus, daladala na siya. At nung sila'y nando na sa bangka, ang sabi ng Bible, immediately, the wind ceased. Tanda mo to, kumapit ka lang sa Diyos, matatapos din ito. Matatapos din yung sitwasyon mo na yan. Gagaling ka din, kumapit ka lang sa Diyos. Amen? Amen? Yung unemployment mo, matatapos din yan. Kumapit ka lang sa Diyos. Huwag mawawala, huwag matatapos ang iyong pananampalataya. Tuloy, 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 tuloy ka lang sa Panginoon. Amen? Praise God. Thank you so much sa inyong pakikinig. And I want to pray for you, Lord. Thank you for these people, O God. Continue to bless them. Continue, Lord, to increase them. Continue, God, to give them favor. So that this COVID-19 season, this pandemic sa kanilang buhay, Lord, makikita ang kaibahan ng mga kumakapit sa inyo. Makikita ang kaibahan. They will see, people will see the distinction between a person who holds on to Jesus and to the person na walang tiwala, walang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Makikita po ang kaibahan. Kaya, Lord God, this is for your glory alone. Thank you so much. I declare healing. I declare provision. I declare promotion during this season. In Jesus' mighty name, the Lord bless you indeed. The Lord lift up His countenance to you. The Lord shine His face to you and be gracious to you. The Lord give you shalom, peace, both now and forever, to you and to your descendants. In Jesus' mighty name, God bless you. Salamat po sa inyong mga oras. See you next week. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa mga taga Sharjah, sa mga taga Abu Dhabi, and most especially sa mga taga Dubai. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. God bless you all. Amen.